hanggang mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristiyano, ipamibig mo kami. San Rafael Arcangel, ipamibig mo kami. San Roque, ipamibig mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibig mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibig mo kami. Lord, heal our land. Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Son. Mga kaibigan, ang oras natin, alas 6:21 na po ng umaga. Mula Hilaga hanggang Kanluran, sa Kapatagan hanggang Kabundukan, issue pag-uusapan, Radyo Hataw! Ito ang palatuntunang magbibigay linaw sa mga isyu ng bayan, tatalakay sa mga isyu sa kasalukuyan. Ito ang Radyo Hataw! Radyo Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Radyo Hataw! Radyo Hataw! Mga kaibigan, good morning! Kamusta ho kayo, Bicolandia? Araw ho ng Lunes. Lunes ho ngayon ha, hindi ho Linggo, Lunes. March 30, 2020. Kamusta po kayong lahat dyan? Sa mga giliw ho nating tagapagantabay, ang mga nakatutok na ho sa kanilang mga radyo. At syempre yung mga nasa Ustream, ito sa ating Facebook page at sa YouTube channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po na yan, Sam Boy Rated Jr. Mga kaibigan, pansamantala, ako po si Joad de los Santos. Kasama po ninyo ngayong araw hanggang alas 7. Pero from 7 o'clock to 9:15, tayo pa rin po ang magkakasama-sama dito lamang sa inyong programang Radyo Hataw! Hataw na bayan. Well, good news ito, di ba? Sa mga kababayan ho natin dito sa lungsod ng Naga. Dahil hanggang kahapon, sa latest update ay nilabas po ng Department of Health na natili lamang sa bilang na 4. So yesterday, alas 5 po ng hapon, na natili po sa bilang na 4 ang COVID-19 patients dito po sa Bicol Region. Tatlo doon sa lalawigan ng Albay at isa sa lalawigan ng Camarinesur na hindi malaman kung nasaan ba talaga. Because of the conflicting statements na nanggaling po sa Department of Health at dyan sa Bicol Medical Center. Kasi nung una sabi, dinala sa BMC. Pero ang sabi naman ng BMC, wala daw hong na-confined yan. Sumailalim lang sa swab testing until finally napatunayan na COVID-19 positive ang naturang pasyente, isang 48 years old na babae na di umano ay nanggaling daw po sa Metro Manila at umuwi lamang dito sa Bicol Region, particular dito sa Camarinesur. So kung ano man yung kanyang whereabouts, hindi ho natin alam. Kasi itinanggi din ho ng Milaor. Wala din daw ho dyan silang pasyenteng itinuturing na COVID positive sa bayan po naman ng Milaor. Bagamat natalanda natin, nagbigay din ho ng kapaliwanagan dito ang DOH na pinaliwanag nila yung mga kasong ito. Pero nung pumapaliwanag nila nung nakaraang linggo, lalo din nagkawindang-windang. Malabo din ho yung naging statement ho rito ni Director R. De Vera ng Department of Health. Kasi meron daw hong protocol na sinusunod dito na bawal na bawal daw ho na kumbaga tukuyin o pangalanan ito mga biktimang ito. Pero ba't dun sa Albay pinangalanan, di ba? Bakit dun sa Albay tinukoy kung nasan yung eksaktong address? Di ba? Automatic nga dun. Lockdown ka agad sila dun. Eh dito lugod sa lugar natin.
Although sabi nila, patient lang daw ito, may pasyenteng ganito na dinala dyan sa ospital at nag-swab testing pero pinauwi din at nag-home quarantine. Kaya ngayon, lahat tayo hoy humuhula kung nasaan. Dahil yung Milaor umalma, wala naman daw doon sa kanilang lugar. Yung Milaor, nagaling ho yun sa Department of Health. Ingat na lang ho tayo, nandales. Ingat-ingat na lang din ho tayo sa bayan ng Bicolano, mga taga Camarines Sur at mga taga dito sa lungsod ng Naga. Ang pinakamainam na gagawin na lang ho natin, magdoble ingat. Huwag na lang hong lalabas kung di rin lang naman ho importante. Minsan kahit importante pa nga, makailang beses ho nating isipin. Siguro kung dapat ba tayong lumabas o hindi. Text line ho natin 0951-764-1802. 0951-764-1802. Regarding ho dyan sa isyu ngayon, kung nasan yung pasyente ho ng COVID-19 patient na nag-positive dito sa Camarines Sur. May mga nagpaabot ho ng impormasyon sa atin, kaya lang hindi ko pwedeng banggitin pa kasi wala pa hong kumpirmasyon hanggang sa ngayon. May inam na sila, yung mga otoridad ho natin ang kukumpirma po ng mga balita pong ito. Pero yung message din ho talaga na pinaparating ho sa atin, really, taga nandyan daw ho sa Milaor. Ano yung sinasabi. Pero kailangan talaga mga otoridad ang magsasalita para ho dyan. Kaya lang, syempre, naisip din ho natin kung ganitong itinatago ho natin kung nasan tong taong ito. Kawawa naman yung mga kababayan din ho natin na hindi ho nagmamalay na itong pasyenteng ito ay kahalubilo nila o nandyan din mismo sa kanilang mga lugar. Diba? Yun lang. Yun ang medyo matindi ho dyan. Isa pang good news ho ngayon dito sa lungsod ng Naga, lahat ho ng mga tinatawag na mga PUI na ilan ba ito? 11. Lahat po ito ay nagkaroon na ng negative result. Ibig sabihin, nag-negative po yung resulta sa kanila. Kahit medyo nakahinga-hinga na naman ho tayo dyan. Pagamat na nanatili po sa bilang na 2,860 ang kabuang mga persons under monitoring ho natin. Eto muna, may balita tayo mula ho sa labas. Tanggapin muna natin ang ulat ng ating mga kasamahan. Boom FM Live Report. Good morning, News Director Joe Cagimbal. Good morning, manager. Good morning sa ating mga paraan tabay. Ngayong sa nakalipas na 24 oras, may dalawa tayong insidente sa Camarines Sur na pagbalga sa Republic Act 11332, itong quarantine law at proclamation 922, itong umiiral na 24 hours community quarantine. Diyan sa bayan ng Pamplona at Magaraw. Sa bayan ng Pamplona, alas 11:50 ng umaga, diyan sa barangay Batang, manager sa nasabing bayan, ang naaresto diyan isang 36 years old na si Arne Aldrin Rinales, 36, isang mason, at si Ariel Perez, isang construction worker, at Arturo Rinales, 57, si welder, Clint Reynoso, 59, carpenter, Emerson Reynales Laborer. Mga lahat ito taga-Batang AM Joe. Mga construction worker. Oo. So ibig sabihin, pati pala construction activity, bawal na rin. Hindi na sila pwede magtrabaho pala. Hindi na pwede. Pwede magtrabaho pala. Kaya ba nila? Kaya bang tustusan talaga yung pangangailangan nito mga taong ito? Hanggang ngayon, wala pa naman. Yun nga din ang sinasabi, naisip din natin na manager eh, kasi yan lang talaga pinagkukunan nila. Alam mo, ito ang medyo hindi patas dito sa batas na ito eh. Yung mga ordinaryong tao, yun yung sobrang hinihigpitan. Tama. Pero yung mga may kaya-kaya, yung mga meron-roon, mukhang nakakabuelo. Mukhang nakakabuelo. Oo, tama yan manager. At kawawa naman itong mga... simpleng mama yan na ganito nagtatrabaho, umaasa sa ganito trabaho. Diyan sa Magaraw, AM Joe. Ganun din. Ang naaresto diyan manager ay pakiusap naman kung sa mga mamamayan na itong mga, kasi itong kagawa dito sa Magaraw, sa Barangay Monsirat, ay nagsaway, AM Joe. Si kagawa Richard Quinones at SK Chairman Angelo Rubio. Itong suspect na si Michael Julia, 20 years old, ay nag-approach itong mga kagawad. Bakit alas 7 na ng gabi, nasa labas pa? Ah, curfew ito, nadali. Oo. Ay kumbaga sabi ko nagtumang. Ayun. Nakipagdiskusyonan pa. Ayun, doon siya nadali. Oo, yun, doon siya nadali siya. Ano to nung mga kaibigan nating Julia? Wala naman sinabi manager sa report. So baka ka mag-anak.
Oo. So yan lang sa nakalipas na 24 hours, dalawang insidente, manager, ng pagbalga sa Republic Act 11332. Sa PD-1602, marami, AM Joe. At ayaw talagang papigil. Mga tupada, AM Joe, sa bayan ng San Jose, bayan ng Pili, bayan ng Karamuan, merong mga nahuli na nagtutupada. Sa Lupi nga yata, medyo umiinit na ulo ni Mayor Gagay Matamorosa. Kasi opo, may mga nagtutupada daw doon sa bayan ng Lupi. Oo, post lang po si Mayor Gagay Matamorosa. Talagang sabi niya, hindi kaya ka mo magkasaraway. Mga inutil nga, nagsisinutil nga ka mo. Diyan sa San Jose, alauna 15 ng hapon, ang suspect diyan si Salvador Aldavi, 30 anyos ng kalalahan. Sa bayan ng Minalabak, alauna ng hapon, Baliwag Nuevo. Ang naaresto dito, AM Joe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lima, tapos may isang nakatakas. Itong si Tomas de los Santos, 52. Bartolome Omnes, 56. Mario Kim Santos, 23. Alan Alano, 53. Russell Alegre, 42. Lahat ng Baliwag Nuevo, AM Joe. At itong si Sandy Camarote, nakadulag. Diyan sa bahay naman ng Pili, sa La Purisima, alas 10:32 ng hapo ng gabi. Itong si George Solina, 63. Nahuli naman ito sa PD-1602. Cockfighting pa rin, AM Joe. Gabi? Hindi ko sa report, gabi, nakalagay. Ano yung naka-plus light? Sarap ko tarta, 10:32 p.m. talaga niyo. I-confirm man tayo sa Pili. Sige daw, maribong yan, ano yung naka-diilawan? Diyan sa bayan ng Tigaon, dalawa naman ang nahuli diyan, 9:45 a.m. diyan sa barangay May Anaw. Itong mga suspect na si Angel Flores, 34, Romias Sadilla, 34, lahat ng barangay Mabka, Sangay, Camarinesur. Nahuli naman yan, legal cockfighting. Sa Karamuan naman, alas 7 ng gabi sa Ili Centro Karamuan. Ito naman AM Joe, Tong Itz, Glenn Rico, 23, John Francis Padua, 24, Jericho Berha, 22, at isang minor de edad, AM Joe. So yan mga nagbabalga. Sa halip na makipagtulungan sana na sa mga otoridad, kasi di ba abala yung ating mga otoridad sa pagbabantay sa mga checkpoint, ay nasasamantala yata nitong mga kababayan natin na talagang nasa isip na nila palagi at nasa kultura na nila yung pagsusugal, AM Joe. Nakasama pa sila sa mababantayan ng mga otoridad. At lesson learned, AM Joe, sa mga ganitong mga pagbalga sa PD-1602, ang alam natin, AM Joe, sarado ang mga korte. Ay mahaba-haba ang quarantine nila dyan sa mga detention cell ng mga municipal police station. Pero pag nagkataon, baka reglamentary period lang din, kasi kung di naman masasampahan din ng kaso, hindi sila pwedeng tumagal sa kulungan. Kung sabagay. Tama, AM Joe. Ganun din talaga, AM Joe. So, siguro kooperasyon na lang ang pwedeng maitulong dito talaga ng mga nasa barangay at nasa komunidad, AM Joe. So, yan, AM Joe, ang mga report mula sa pinadalang press release ng Camarinesur Police Provincial Office. Mamaya abangan din yung kumpirmasyon ng lungsod ng Iriga, AM Joe, na talagang maghihigpit sila, even the members of the media. Yan nga eh. Hindi pwede nang, pwedeng pumasok. Hindi ka na pwedeng lumabas. Hindi na pwedeng lumabas, AM Joe. Mamaya abangan ang statement na yan ni Mayor Madeline Yorobo Alpilor. Yan ang balita mula sa labas ng impilan, Joe Kagimbal, DWS 103.9. Boom! FM. Boom! FM! Live! Report! Yeah, 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 hot town. Yeah, yeah. Ano? Yeah, yeah. Hanap ka ulit ng ibang update dyan, ano? Sa labas. Alaman natin yung mga development po ng mga balita. Iba't ibang isyo pinag-uusapan. Yun nga lang eh. Sinabi na kasi manatili sa bahay, titigas ng mga kukuti. Fight-fight pang mga katutupada. Ay, alam naman natin, bawal ho talaga yung pagtutupada. Yan sa Pili, nako, may mga barangay din daw ho dyan. Sige pang mga patupada. Hinda ko sa naduman sa mo, ano? Yan sa Tinangis, kung nagpurundo naman.
Na may balita ho tayo dyan ng mga nakaraang mga araw, ay mga nagpapatupada daw ho dyan sa Zone 5. Purundo na nga ni kamo. Sinabi ng bawal. Magstay sa bahay. Ganun ang pinaka-importanting dapat gawin ho ninyo. Makinig na bayan. Kasama sa programa si SM Boy Rayda. Servisyo'y makataong maaasahan. Mga bagong balita ating antabayanan dito sa OS Boom FM Radio Hataw. Nasa line muna ang ating mga Boom Patrol reporters. Boom FM Live Report. Rustan Balianta, good morning. Yes, EM Joe, good morning sa lahat ng tagapag-antabay ng palatuntunan. Sa ating balitang polisya dito sa lungsod ng Naga, sa nagpapatuloy EM Joe na mahigpit na implementasyon ng curfew. Kagabi, pasado alas 6 ng gabi, ang Police Station 4 ng lungsod ng Naga, pagpagtuwangan din ng Camarist Tour Force Company at ng Barangay Tanod ng Barangay San Isidro. Mula sa supervision, Police Captain Reynaldo B. Baldan, ang aking station commander, na kung sa meron tayong, meron silang napita EM Joe na dalawang violators na kung saan ito'y naglalakad-lakad sa labas ng kalsada na kung saan ito'y nakainom. Mm. Yan po sa Barangay San Isidro, Naga City. So, ang dalawa ay idinala sa pitan na kung saan nakita natin dito, walang pangalan pero nakita natin babae at isang lalaki, EM Joe, ang nasita ng pulisya. So, ito ay nangyari dyan sa San Isidro, Naga City. Ano-anong kaso nung dalawang nasita na to? Apo? Anong kaso nung dalawang nasita na yan? Republic Act 11332. Ah. Apo. So, ito pong strictong pagpatupad kung enhanced community quarantine dito po sa ating lungsod at sa ating lalawigan, EM Joe. So, yan EM Joe, aking makaragdagang balitang lokal mula po sa labas ng pilan para sa public service. Rostan Malianta, 103.9 Boom FM. Boom FM, Live Report! Ataw na bayan, Radyo Ataw. Makinig na bayan, Radyo Ataw. Hataw na bayan. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating programa. Well, doon daw sa Iriga, sadyang maghihigpit na daw ho sila. Once na pumasok ka na, hindi ka na pwedeng lumabas, lalo doon sa mga taga-media, no? Pero the way I see it naman, siguro, kung yun yung policy ng Iriga City, wala tayong magagawa doon. Although may ginagawa hong hakbangin ng mga miyembro ng media para i-insist din kung ano naman yung nakaatang din sa mga balikat ho naming mga taga-media. Consider din ho kasi as mga frontliners itong mga taga-media ho natin na nangangalap din po ng impormasyon o mga balita relative dito po sa problema ho natin, itong krisis na kinakaharap ng bansa sa COVID-19. Pero kung sadyang ayaw, wala rin siguro tayong magagawa. Pero alamin ho natin later, ano? Paano mangyayari? Kasi sa tingin ko naman kasi, yung Iriga, may sarili din silang mga radio stations kasi doon. Yung mga nandun, walang problema. Kaya lang yung problema nila, kung yung mga mamamahayag nila is hindi ho nakatira sa Iriga. Yun ang magkakaproblema. Kasi kakailanganin nilang tumira pansamantala sa Iriga habang may problema ho ng COVID-19. Yun ang isa sa mga nakikita natin problema pagdating ho sa usapin pong yan. Alamin ho natin dagdag pang impormasyon mula sa labas. Boom FM Live Report. SM Boy Rita Jr., good morning. Yes, good morning, EM Joe. Magandang umaga sa mga tagapag-antabay natin. Maraming salamat. Nandiyan ka. Ayan. Nag-ikot kasi tayo kagabi. Dito sa Naga, walang problema eh. Oh, zero na tayo. At dito sa area natin sa Naga, wala pa naman tayong nagiging problema. Maging dito sa mga border to borders, nagtataka nga ako eh. Hindi pa natin na-experience. Yung na-experience nung ating po namang ilang mga katropa. Kaya hanggang kagabi, sa
News Beach, Kuya Jo, alam ko, kasama ni kanin doon, makikita mo yung exchanges of comments doon sa GC na ayon sa kanila, mukhang nahingi na lang ng tulong sa KBP chairman natin kay Sir Bong Itchaluche. Ag grupo naman ng mga taga-media at kagabi nga. Nag-usap na kami kahapon, partner, nagkausap kami ni Chairman Bong Itchaluche. And meron silang magandang coordination na kahapon pa din after no, ni Ma'am Lizelle Makatangay ng PIA office. Oo, pero hanggang kagabi nga ay nagkaroon ng pagkakalituhan pa rin dahil ang reklamo ng ilang mga taga-labas ng lungsod ng Iriga na pumapasok doon para magtrabaho, hindi na talaga pinapalabas kung papasok ka. Oo. Kung nasa loob ka naman at lalabas ka, hindi ka na pwedeng bumalik. Ang rason nila, sabi doon sa mga reklamo na nakukuha natin, eh mukhang siyempre magiging carrier nga naman kung pabalik-balik sa lungsod ng Naga o pabalik-balik sa labas ng lungsod ng Iriga. Correct. Bagay na sa tingin natin tama naman. Uh-oh. Kaya lang ang medyo may mali dahil dun sa usapin ng frontliner. Inilabas yung report na dapat ang mga frontliner ay IMJO katulong ang mga membro ng Bureau of Protection, membro ng PNP, membro ng Health Department, membro ng DSWD, katuwang din yung media practitioner ko yan, Joe. Siguro, but unfortunately, may batas silang pinapatupad eh. May local na hakbangin si Mayor Antidor. Kaya lang siguro dapat tignan din, take into consideration din yung problema din ng mga mamamahayag. Kasi tingin ko naman, hindi naman ganun karaming media man yung mayat may ipapasyal doon sa Iriga City. Lalo kung galing dito sa Naga. Ang nandun lang naman, yung mga doon din nagtatrabaho halos. Oo, kaya lang may mga taga-Nabwa, may mga taga-Bahaw. Yun nga, doon sila nakatira. Yun yung problema, outside Iriga sila nakatira. Yun ang problema. So ang nangyayari ngayon, dahil hindi makapasok, hindi na lang papasok. Eh, nagkaroon ng problema, hindi na raw nakapasok sa trabaho. Hindi na lang papasok. Basta, hindi na lang papasok. So ngayon, hindi naman masama yung hihilingin sana ng mga taga-media. Mm-hmm. So ang tingin ko doon, depende na lang sa magiging usapan ngayong araw ni Ma'am Lizelle Makatangay sapagkat ipapaabot niyang sumbong kay PCOO Chairman Secretary Marte Bandanar, Kuya Jo. And I've heard ngayong umaga din pupunta si Chairman Bong Itchaluche diyan sa PNP para makipag-usap din sa pinakamataas na official ng PNP natin regarding sa problemang ito. Sa PPO, Kuya Jo, wala namang problema sapagkat gaya ng mga sinasabi natin, wala namang problema sa police. Wala namang problema sa mga PNP member. Ang nagiging problema ay itong mga frontliners na hindi mga polis, kagaya dyan sa Bula, Kuya Jo. Matatandaan natin na nagkaroon din ng reklamo yung ating ilang mga kasama dahil ang mga maiinig dyan, yung mga react team. Hindi naman, actually, ang react team, for the record, partner boy, hindi sila dapat yung naninita. Kailangan lang kaya sila na nandyan eh. Bilang dagdag na pwersa lang, tutulong lang bilang augmentation dun sa regular na mga frontliners. Tama ka doon na IMJO, pero ngayon sa nakikita natin, mas may init yung mga frontliners na hindi naman talaga member ng kapopulisan, hindi rin member ng Bureau of Protection, hindi rin member ng Philippine Army, Kuya Jo. Yung mga force multiplier ang medyo mga mali ang pakaintindi. Sabi nga natin, dahil ba sa English, yung pakasulat doon sa paliwanag o talagang ayaw na nilang intindihin sa takot na rin. Dito po naman sa COVID-19. Iniisip nila silang otoridad ngayon. More than anyone else. Parang abagdalo. Talo pa yung mga polis. Kumbaga kung umasta-asta daw itong mga... Hindi natin nila lahat ha. Kasi may mga react team naman na nakakaintindi. Oo. Pero dyan sa ringkulat ang grabe daw. Buti na lang dito sa Naga, Kuyang Joe, yung mga taga-public safety office ay kilala naman natin. Mm-hmm. Yung mga barangay tanod, kilala natin. Ilang beses na akong lumabas ng area, papunta ng San Fernando, papunta ng Kanaman area, wala naman nagiging problema. Mm-hmm. Kaya lang, ang most thing tinatawaan itong usapin ito, Kuyang Joe, technician. Ayon. Halos lahat na ng mga nakausap natin, ng mga manager din, Kuyang Joe, at ilang mga technician, mukhang sila yung tinatamaan itong order, pero siyempre dapat isipin din ng mga frontliner na hindi tatakbo ang radyo. Correct. Kung walang technical department. Hindi makakapag-undir yan kung walang technical. Roger on that. And even the Aguila, yung radyo nila, naapektuhan ito, Kuyang Joe, hindi nakalabas, hindi nakapasok dito sa Naga City, yung technician nila, Kuyang Joe.
Kaya pero yun yata yung problema yata sa kanaman na resolve na yata yon. Na-resolve na. Pero gaya ng binabanggit natin, Kuya Joe, ang mga tinatamaan talaga nitong ordinansa o yung pagpapatupad ng mga frontliners ngayon ay etong mga technical. Mm-hmm. Pero yun nga, ayon sa informasyon, nagbigay naman ng statement si Mayor Madel. Tama rin naman na para maiwasan talaga yung COVID-19. Naunawaan natin kasi pinoprotektahan na yung natin yan, mga mamamayan ng iriga. Roger on that, Kuya Joe. Naiintindihan natin yung kanila po namang panuntunan. Kaya lang, yun nga, hindi natin alam kung exaggerated o overacting itong ilang mga nasa frontline natin ngayon, kagaya nung nandyan nga po sa bahagi po naman ng lungsod ng Iriga. Uh-huh. Nakita tuloy kahapon yung kaibigan natin, sina Colonel Mora, Kuya Joe. Uh-huh. Bit-bit na naman ni Colonel Mora yung kanyang mahiwagang diantok. No. Mukhang manyayang tok na. Oo, matatandaan natin 2016, Kuya Joe, noted dyan si Colonel Mora dito sa PNP na aga talaga na yung ating mga pasaway na mga kababayan nayayantok. Nabiro ko nga kahapon yung nangyayari sa India, no? Mm. Sabi niya, hindi naman mangyayari yun dito sa atin. Mm. Dahil sa India kasi parang walang retaliation, hindi gumaganti yung mga pinapalo. Mm. dito na sa Bicol, baka gumanti, Kuya Joe. Tsaka no, human rights yun, human rights violation yun dito. Baka mga human rights violation pa. So yan, Kuya Joe, ang dito sa Iriga. And balikan lang natin sa Camarines Norte, Kuya Joe. Kung ano yung pinapatabad sa Iriga, ganoon din pala sa Camarines Norte ngayon. Mm-hmm. Hindi ka sa Camarines Norte, talagang hindi ka pwedeng pumasok. Mm-hmm. Yung mga taga-Camarines Norte naman na pumasok, pero dahil galing sa Metro Manila, galing sa ibang lugar, tatagal ng 14 days sa quarantine area. Mm-hmm. Kagaya po ng dyan sa Tabugon at dito rin sa may bahagi ng Basod, Camarines Norte, Kuya Joe. Mm. So yung galing sa Basod area, may quarantine area din doon nahihimpil muna yung atin po namang mga kababayan. At dito naman sa may area ng Tabugon, ang balita natin na maabot na sa mahigit 134, Kuya Joe. At nadadagdagan daw araw-araw yan eh. Nadadagdagan pa araw-araw. At nahihirapan din sila doon, pero good news naman, sabi, mukhang inaasikaso naman ni Governor Ege Italiano, Kuya Joe. Mm-hmm. Dito naman sa area ng heritage, kasi may mga report, Kuya Joe, na nagiging aktibo dahil umaabot sa mahigit 30, Kuya Joe, yung mga person under monitoring na galing din daw po ng Manila. At ang balita na inaalagay sa isang bahay lot na binabatikos ngayon dahil nakalusot nga, Kuya Joe, doon sa may bahagi po naman ng Santa Elena. Pero gaya ng binabanggit natin, sabi naman, di ba, as long as hindi ka lalabas sa area mo at kung saan kang bahay naroon, wala naman daw anya magiging problema. Mm-hmm. So, yung total lockdown at local lockdown ngayon, nangyayari, Kuya Joe, dito lang sa Bagong Bayan, Kuya Joe, sa Zone 3, Zone 4, at ilang pang mga zona dito sa Bagong Bayan Norte mismo, kahapon na, kausap po si Kapitan na Donet Beltran, Kuya Joe, habang isinasagawa nila, yung kanilang pamimigay naman ng mga relief goods, yung 10 kilong bigas, Kuya Joe, na pangako ng lungsod ng Naga, umiikot na yan, Kuya. Oh, very good. Nadaanan ko nung isang gabi dyan sa area ng Abelia, nadaanan ko nung isang gabi sa area ng Bagong Bayan Sur, at nung isang gabi dyan naman sa Tabuco, Naga City, nakita natin umiikot na yung 10 kilos of rice na pinamimigay ni Mayor Nelson Legacion. Ito yung mula doon sa 33.650 million pesos na supplemental budget, Kuya Joe, para mabili nga itong mga bigas na to at para magamit ng atin po namang mga kababayan. Pero siyempre, yung hindi mga nakalista, Kuya Joe, at galing sa ibang mga lugar pero nasa Naga, minsan napapakusapan naman, Kuya Joe, yung ating po mga barangay opisyal, mga barangay kagawad, at ilang mga kabarangay natin, Kuya Joe. Dahil pag-iikot nila, bit-bit nila yung kanilang mga e-strike, Kuya Joe. Doon nakasakay yung mga sa Tabuco, makikita mo kasama si Kapitan, yung e-strike nila, umiikot yun, Kuya Joe, namimigay ng tapos mayroon silang gamit-gamit na trompa. Mm-hmm. Tinanong kung bakit gabi at hindi umaga. Yung init kasi, Kuya Joe, mahirap pag umaga. Mm-hmm. At hapon. Kaya ginagawa ng ating mga barangay official, gabi. Gabi na mamahagi. Gabi, namamahagi, Kuya Joe, umiikot sila, tapos may megaphone, kaya yung mga kabarangay natin, talagang nagigising. Mm. Tapos ang ginagawa nila, social distancing pa rin sa ibang mga barangay. Kagaya dyan sa may area ng Tabuco, ang ginagawa nila, yung nasa loob.
doon sa may tawat ng gate ko yan. Then makikita mo, isa-isang lalabas yung mga tao, kinukuha yung mga bigas. So, good news naman yan. Ano? At dito naman sa Bagong Bayan, Bagong Bayan Sur, kagabi, nag-ikot din ang grupo ni Nakagawad, Joe Lamtexon, at ilang ba natin yung mga konsyal, dito po naman sa Barangay Bagong Bayan Sur, eh nakita natin, 10 kilos ng Brayan Goyang. Sa kamarang isang jeep, okay, yung parang owner type jeep na ginagamit nila Kuyang Jo sa kanilang ginagawa pag-iikot. So yan yung ano mga sitwasyon dito ngayon sa Luzon ng Naga. Kaya yung mga panawagan na yung mga mayroon roon, eh wag naman tanggapin yung ano, 10 kilos of rice. Ibigay na lang sa iba, Kuyang Jo. Oh, nasa kanila yan na yung, kung papayag sila. Pero kung tatanggapin nila, eh, wala tayong magagawa. Wala naman. Oh, wala tayong magagawa. Yung voluntary lang magagawa. Na aayaw. Oo. Yun ang mga sitwasyon na nakita natin dito naman sa iba't ibang mga barangay, Kuyang Jo. Gaya ng binabanggit natin, may local lockdown dito sa Bagong Bayan Norte. Lahat ng zona rito, Kuyang Jo, hindi ka na pwede pumasok. Kung galing ka sa labas na ikaw ay hindi taga roon sa zona. Pero kung taga roon ka, Kuyang Jo, normal na pag mayroon kang home quarantine pass, lalabas pa pa, okay lang, Kuyang. Pero yung ibang mga taga hindi taga zona, kasi kahapon, kausap ko si Kapitan na Dodet Beltran sa ginawa kong pagkikipagpanayam, eh kinumpirma niya na talagang nilagyan nila ng barikada na yung parang sarilis ng tren, Kuyang Jo. Yung ibinababa taas na parang ano pala, parang may garrison pala dyan sa lugar ninyo ngayon. Parang ganun, Kuyang Jo, makikita mo. At dito sa area ko naman, kung makikita mo, pagpasok mo dito sa may tapat lang ng Moderna, meron ding barikada na nakalagay dito. Kung hindi ka nagkakiburak, huwag ka nang pumasok. Parang ganun. Ito ay dahil na rin sa siyempre pangamba ng atin po namang mga kababayan dito po naman sa COVID-19. Lalo pat ang alam natin, Kuyang Jo, apat na. Dito po naman sa Bicol Region, isa sa taga Kamsur. Tatlo sa Albay. At tatlo sa lalabigan naman ng Albay. May nagtataka, may nagtataka nga dyan eh. Bakit daw doon sa Albay, tinukoy yung mga tao at yung mga complete addresses? Pero ba't daw dito sa Camarines Sur, parang takot na tukuyin kung nasaan itong taong ito? Nagkalituhan pa nga, AMJ eh. Oh, magkaibang statement sabi, eh. Sabi patay na, taga Bilaor. Sabi ng BMC, wala naman kaming PUM, PUID itong dinala. So, sabi ng Bicol Medical Center, sabi naman ng DOH, meron. So, tapos, sinong paniniwalaan? Tinanggi din ng Milaor. Wala daw silang positive case doon. Wala silang PUI noong parang panahon na yan. Roger on that. Sabi ni Mayor John, meron. Uh-oh. Nasa Milaor. Galing Manila, nasa Milaor. Sabi naman ni Mayor ng Milaor. Mayo. Wala dito. Wala dito sa bayan ng Milaor. Ang pinagtataka ko, ano ba to? May pinagtatakpan ba dito? Bakit ayaw tukuyin itong tao? Hindi ko alam eh. Ha? Tsaka bakit? Ano? Bakit kailangan? Naalala mo yung sa Cebu, Kuyang Jo? Na nakakulong yung abogado ngayon? Yung abogado, Kuyang Jo, dahil sa yan na mabigyan ng atensyon yung ating mga kababayan, ang ginawa niya ay sinulat niya sa Facebook, Kuyang Jo. At ang pangalan ng mga tao na sinasabi-infected na ng COVID-19. Oo. Siyang nakasuhan na yun. Ang balita natin, Kuyang Jo, inaresto. Oo nga eh. Alam mo, medyo risky kasi yung ganyan partner mo eh. Na kumbaga parang itinatago natin. So ibig sabihin, hindi alam lang tao, baka kahalubilo nila within the barangay ang taong ito. Yun yung pinakamasakit ng Kuyang Jo. Yung mga nangyayari ngayon, lalo na dyan, totoo ba na taga Milaor yun? Totoo ba na dyan yan sa Milaor nakatira? Binanggit yung barangay Kuyang Jo eh. So ngayon, ayon nga doon sa pinakamaling informasyon natin, anong barangay lahat ngayon tuloy duda. Anong barangay yun, partner boy? Sabi daw, Kapuknasan. Oh, actually, hindi daw Kapuknasan. Sabi, hindi. Kaya nga eh, yun yung nakakalito ngayon. Tapos, itinanggi nung may-ari ng Carl's Catering na ayon sa kanila, buhay na buhay yung 41 years old na yun, na babae. Actually, hindi daw yun talaga. At saka, hindi pa daw sila natetest. Yun yung pinakamasakit doon, Kuyang. Ang baliwanag nung may-ari ng catering na nag-cater nga dito sa Mulato. Eh hanggang ngayon, yung 16, Kuyang Jo, na nandito na stop nila, hindi pa pala natetest yun, Kuyang Jo. Oh, how come? Huwag sila, partner, pagkakumpiyansa kasi yung pinakahuling kaso doon sa Albay, kapwa pasahero sa aeroplanong sinakyan ng membro ng Mulato Band.
Roger on that, Kuyang. So, napakatindi. Roger on that. So, yan yung ano, mga nakikita natin yung mga situation, Kuyang Joe. Yan yung mga nakikita natin yung sitwasyon ngayon na dito sa iba't ibang mga lugar. So, dahil nga sa COVID scare, eh, nagkakaroon ngayon ng iba't ibang mga pananaw ang atin po namang iba't ibang mga otoridad. Ang tanong nga ay bakit halos iba't ibang bayan ay may kanya-kanyang mga sariling lockdown na ipinapatupad. Ang problema lang dito, kung nakikumanatandaan mo, nagbiro si Sir Allen Riondanga sa kanyang isang Facebook page. Po, sabi niya, buti na lang daw ay hindi nag-total lockdown ng Naga. Dahil kung nag-total lockdown ng Naga, lahat ng mga karating bayan ay hindi na makapapasok dito sa atin. Alam mo, nagpatutsada rin doon. So, sa mabirong pahayag din, itong mayor naman ng San Fernando. Ano daw? Si Mayor Mabolo. Ang sabi naman niya, sige, pag ginawa niya yan, pag naubos ang bigas niya, saan kayo kukuha? O, tama rin naman. Pag naubos ang bigas nga naman dito sa Naga City at ibang food supply, eh kung nakaharang at lockdown tayo, eh hindi na rin pwedeng pumasok dito, Kuya Jo. Hindi naman yung mga supply galing sa iba't ibang mga lugar. Ang alam ko naman, pag lockdown yung pinatupad, exemption dyan yung mga pagkain. Yun nga yung biro. Hindi, total lockdown nga eh. Yun nga yung biro. Parang ang sinasabi, eh pag-isipang mabuti yung mga lockdown-lockdown na yan. Kaya nga, yun din. Hindi, para maalala mo yung biroan ni, ano, ni Governor Rimulya. Oo, yung biroan ni Governor Rimulya at ni Governor Fernandez dyan sa Cavite at Laguna. Kala ko rin nung unang binasa ko, kala ko totoo, nagalit na si Rimulya dahil sabi niya, mas matatapang kami dahil mga tao namin dito, mga dating mga sikat na tao dito, mga general. Kaya nga may General Trias, di ba, yung mga ganun ang binabanggit. Tapos dyan naman daw sa Laguna, napakababait. Dahil puro santo yung mga bayan naman dyan. May San Pedro, Santa Rosa, di ba? Kaya ang nakala ko nung una, seryoso yung patot sa dyan. Hanggang doon sa banda huli nung tinapos natin, joke lang pala. Yun yung parang pagpapasaya lang ng dalawang gubernador sa atin ho namang mga kaubayan. Pero talagang dapat mapag-usapang mabuti, Kuyang Joe, itong issue sa lockdown. Kasi nga, hindi na ho maintindihan ng ating mga kaubayan kung alin ang dapat nating sundin. Ang problema yan kasi dyan may kanya-kanyang regulasyon, kanya-kanyang policy ng bawat bayan. Oo. Siguro yung mga alkalde, poprotektahan nila yung kanya-kanyang mga constituent, Kuyang Joe, yung kanya mga mamamayan. Kagaya dyan sa Irica, pinoprotektahan ni Mayor Madeline yung kanya mamamayan. Dito sa lungsod ng Naga, ang panawagan ni Mayor Nelson Bigasyon, stay at home, Kuyang Joe. Kung wala naman daw talagang gagawin sa labas, ay huwag nang lumabas. Ganun yung kanilang mga sinasabi. Pero Kuyang Joe, yan yung ilan lamang sa mga update natin sa ginagawang mga pag-iikot din ng mga boom patrollers dito po naman sa downtown area. So nakikita naman natin na abalang-abala at kudos and palakpakan natin yung mga frontliners natin, Kuyang Joe, na talagang itinataya ang kanila ho namang buhay. Dahil unang-una, sila yung mga prone sa sakit, Kuyang Joe, eh. Kasi alos araw-araw ang nakakausap mo, nalalapitan mo, hindi mo alam, Kuyang Joe, kung infected na ng COVID-19. Lalo na, yung mga sinasabi natin nagdadala ng mga basic necessities, yung mga pagkain at iba't ibang mga basic needs sa iba't ibang mga lugar na pinapayagan, Kuya Joe. Hindi natin alam kung ang mga ito ay mga infected na. Isa pa nga, Kuya Joe, ano, dagdag na lang bago tagpalam, yung mga ano, yung mga nagdi-deliver, yun yung hindi ko nakikita mag-observe ng social distancing, Kuya Joe. Tsaka dapat ang policy niya, nang natatandaan ko nung sinabi, kung ikaw yung magdi-deliver galing sa ibang lugar, hindi ka dapat pababa ng sasakyan mo. Iba dapat yung mag-a-unload galing dyan sa sasakyan. Kaya lang hindi nangyayari yan. Hindi nangyayari yan, Kuya. Maging dito sa mga lugar kung saan bumibili sila, makikita mo, dikit-dikit, tabi-tabi. At yung mga motorsiklo, makikita mo, tabi-tabi, dikit-dikit. Wala naman tayo sinasabing negative, kundi yung kung nag-iigpit sila sa social distancing doon sa ating mga kababayan, Kuyang Joe. Kung nag-iigpit sila sa social distancing sa ating mga kababayan, mga nakamotorsiklo, ang alam mo, nakakatawa nga doon, di ba pag nagmumotor sa labas, bawal na bawal? Oo. Ipagbabawal nila na nagmumotor sa labas, pero ang biruan doon sa mga tropa ng PNP, ay di ba sa bahay, alas magkasama naman yan. So wala ding mangyayari, di ba? Tabi sa pagtulog, sabay sa pagkain, pero ba't paglalabas, masyadong mahigpit na dapat walang angkas yung bawat mga motorsiklo, Kuyang Joe. So yung pagpapatupad ng ordinansa ngayon at pagpapatupad ng ating mga frontliners sa kanila po namang mga ginagawang aktibidad ngayon,
eh pinapasalamatan natin. Pero ang atin lang, sana, huwag nawang masyadong OA. Kapag nakapagpakita na ng dokumento, eh huwag nang masyadong mayabang at huwag nang masyadong mainit yung mga nasa frontliner. Kalimitan, din naman sa mga kapatid natin sa buhay, eh huwag din tayong masyadong mainit. Tama. give and take lamang, Kuyang Joe, ano, na vice versa, ika nga. Doon sa ating mga frontliners, huwag naman masyadong overacting, huwag nang masyadong maging exaggerated doon sa kanilang ginagawang paninita. At doon naman sa mga kapatid natin sa buhay, kalma lang. Tama. Sabi ko nga lagi, Kuyang Joe, bait-baitan. So mula sa labas ng impilan, Kuyang Joe, para sa Radyo Hataw ngayong umaga, naging nagmagbalita itong Radyo Patrol, Boy Rated Junior, 103.9. Boom! FM. Boom FM! Live! Report! Thank you, SM Boy Rated Junior. Hey, good morning muna kay Dindin Solutin Gruta. Kay Myla DB Saludes, sabi niya, dapat po ang motto natin lahat sa buhay sa panahong ito, when you lie, we die. Dapat naman eh, mag-isip na lang din ho kung sino man ho yung positive COVID-19 patient ho natin. Magkusa na lang ho kayo para hindi na ho nagkakaroon pa ng agam-agam at nervyos ito mga kababayan ho natin. Sabi nga nung ilan, magagadan ngayon kami, bako ngayon sa COVID kundi ngayon sa nervyos. Tony Cormanes Abrasado, magandang umaga po. Kay Jose Raul Capablanca. Ba't ibang isyo pinag-uusapan? Kay Erwin Chokson, kay Sir Arnel Soreta Hardinel, sir, magandang umaga po. Henry Bio, Absal Uno Lamdan, kay Franz Galicia, Jubilin sa Balboro Antonio, magandang umaga. Malat daw ng mga naka-Boom FM, magandang umaga kay Dean Pass. Hataw na bayan. Ayan, bago tayo magpaalam, yung mga may papagawa ho, nakabukas po ang Superprint mula pa noong 1981. Kung gusto ho lang kunin nyo ng mga murang diploma certificate, diploma jacket, graduation program, souvenir program, photo package at yearbook, mura po sa Superprint, mayo po nindaya o tongpat sa mga presyo kan papel. Ang Superprint, 39 na taon na pong nagtatabang sa mga private and public schools. Programa. Ang Superprint makukuha po sa Melchor T. Villanueva Avenue, Liboto, Naga City, Kataid, Sanakang, Naga College Foundation. Ayan. Servisyo'y makataong maaasahan. Mga bagong balita, ating antabayanan. Dito sa OS Book FM Radio Hataw. Hataw na bayan. Maray na aga, kaboom. Dapat po si Mayor Anthony Labas Reyes, pakiulayan mo man po tabi si Mayor Canpili. Sabi dito ano, natawan man giraray kami ni mga parasao dawa Webes. Man giraray, pano man kami marayo ng mga sangkap gulay, panira masarani kaya po kami sa Pili. Ining Barangay San Antonio, May Katmon sa Pili. Salamat po. Ayaw nga, no? May point din naman sila. Siguro pwede ka mang, ano, makipag-usap kay Mayor Tom Bongalonta. Tanong ko lang po kung tama po ba na dawa lockdown na po dito sa Bula Public Market. Yung continuous para yung paniningil, ano? Diba sabi ko sa inyo, kausapin po ninyo yung administrator po ng palengke. Kasi may panuntunan na ho dapat dyan. Dapat ang gumawa naman ng paraan dito yung local government unit ng Bula. Sino nga yung mayor ninyo dyan? Mayor Gagay ba yan? Ano yan? Amingay. Aha. FM Radio. Mayo, maski mayo na daaning parabakal, sige man jaday daso parenta. Sa kada install, makairak man po, kami para tinda tamayong benta, tamayong aning parabakal, sige-sige pang koleksyon, kan renta digdi sa Bula Public Market. Konsiderasyon ang tawag dyan dapat. Sisik ang balita, mga isyu'y matitimbang. Pwede po bang tanungin nyo ang namumuno ng STL kung mayroon po kaming matatanggap na relief? Kabo po kasi ako ng STL. Ayan, sige, baka naririnig naman ho nila, diba? Kay Nathan and Ace na makukulit. Ayan, sabi ni Tito Bisoy ng Ayugan Ocampo, Camarinesu. Paano palan po ang senior kung mayo masusugo?
Makiusap po kayo sa mga barangay officials po ninyo. Na dapat ay mapagbigyan din ho kayo na kung may mga bibilhin merong lalakad para po sa inyo. Papaalam na muna ho tayo sa ngalan po ni SM Boy Rated Jr. Walang sinisino. Kaibigan, sa ngalan po ng buong Boom Patrolling Borders po natin, ako po si Joe De Los Santos. Susunod na po ang balitaan sa Ratsada Balita. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Good morning and God bless. Yeah, yeah, yeah. Radyo Hataw! Hataw! Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa 2019 and coronavirus na kumitil na ng maraming buhay at naka-apekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito, gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga gawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan, nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristong iyong anak na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina, at tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin 'to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at nang himpilang ito. Ang takbuhan ng bayan na maaasahan, lahat ng oras na ating kailangan, kalusugan ng bayan inaalagaan. Parmasya uy, laging nandyan. Mula noon, sa patuloy na paglipas ng mga taon, ang Farmasya Uwi sa kalusugan, laging maaasahan. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga serbisyong handog ng Farmasya Uwi. Kaya kung mabisang branded medicines at abot-kayang generic drugs ang inyong kailangan, isa lang ang takbuhan ng bayan. Farmasya Uwi sa kalusugan, laging maaasahan. Matatagpuan ang Farmasya Uwi sa General Luna Street, tapat lang ng Bichara Mall, at sa Elias Angeles Street, tapat lang ng Plaza Quezon, Tagus. Alam mo ba ang R-Butin? Alam mo ba na ito ay napatunayan sa maraming laboratorio sa buong mundo na 10 beses na mas mabisa at ligtas na magpaputi at magpaganda ng balat? Era
3-in-1 soap. Mayaman sa Arbutin na aprobado ng Food and Drug Administration na siguradong makakatulong para ang balat mo ay pumuti, kuminis, at mas patang tingnan. Mayaman din ito sa glutathione at kojic, kaya wala ka nang hahanapin pa. Actually, 1 week ko palang ginagamit ang ERA 3-in-1 soap, pero ang dami talaga nakapansin na pumuti ako at gumanda. Ginamit ko to sa buong katawan kasi matigas siya at mapula, kaya matagal maubos. Noong una, nahihiya pa akong gumamit kasi akala ko pambabae lang. Yun pala, marami na akong tropa na gumagamit ng ERA. Effective talaga, panlalaki, pambabae.